Good morning mga ka-short legs! Samahan niyo ako sa isa namang araw ng pagbibiyahe. Dire-diretso na tayo. Thank you RFID. Ataw muna tayo. First time again after 2 weeks yung last na biyahe natin, yung pinabless na rin si Bruno. So ngayon going north pa rin tayo. Magandang panahon ngayon, hindi siya masyadong maaraw. Ganda ng tunog. So welcome everyone to new Moto Serio. If you're new to my channel, this is Oro's Lip. Feel free to like the video, and if you don't like it, subscribe! Alright, we're done gassing up. Actually, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Punta ka sa langit. Pero most probably, baka sa... all the way to Clark, maybe? Hataw tayo ulit. Sarap kasi tagal ko rin hindi nakapag-motor. Wind drag talaga. Bukas pala itong visor ko. Kaya pala mahangin sa mata. Ano ba? Just track ako dun eh. Kaya pala mahangin. Kasara na ba? Kaya pala mahangin. Parang napupuwing ako. Bukas pala. Anyway, kumusta ang weekend nyo? Today is Monday, day off namin sa clinic. Pag ganitong day off, kasi usually pagka day off talagang nagpapahinga ako. Kasi nakapagod dun, nakaka-stress. Minsan hindi ko magawang mag-motor kasi nga ang init. Pero ngayon, ito maganda yung panahon, no? Medyo hindi siya mainit, hindi maaraw. Pero sana huwag lang umulan. So mga ka-short legs, kung napapansin nyo, gamay ko na to si Bruno. Medyo na-build na rin yung confidence. Importante din talaga yan, especially when you're riding a bike. Pero syempre, too much confidence, syempre doon mag-umisa yung mga mistakes. By the way, if you notice, I'm using this new camera, GoPro Max, 360 camera to, para mas maganda yung view. Ito yung naka-mount dito sa handlebar ko, pero as you can see, hindi pala, you can't see, kasi nagiging invisible yung stick niya, yan o. Meron ako nakikita yung ibang gamit, mahaba yung pole na nakalagay dito sa rear end. Pero tingin ko parang di safe kasi baka mamaya mabangga nung kasunod eh. Syempre, obsipre natin ng speed limit. Mga nagmamabilis dyan, ingat! Ingat na lang sa inyo. Siyempre, ride at your own risk. Pero siyempre, mas maganda ko rin kung din tayo sa safe. Siyempre, 2 wheels ng gamit natin. Siyempre, mas malapit sa mas risky. Kung gusto magmabilis, dalhin nyo na lang dun sa racetrack. Dito lang tayo sa takbong pamilyado.
Iba-iba yung mga ano eh, iba yung mga riders kasi. Merong takbong ito eh, takbong pamilyado, takbong binatilyo, meron ding takbong pensionado. Iba-iba yan. So itong takbong pamilyado, chill lang. Siyempre, may uwian tayo mga chikiting eh. May mga umaasa, di ba? Eh, pagkatakbong binatilyo, takbong ano yan, mabibilis niya, raging niya, raging hormones. Mga takbong pensionado, ewan ko. Wala naman sa plano natin ng mag-racing-racing eh. Kaya syempre, takbong pogi lang. Laksyon! Lapit-lapit na rin tayo sa exit natin. We're gonna take the exit. Pwede rin sa Angeles, pero I've decided to ride another 2 kilometers kasi sarap ang ano eh, oh. Sarap mag-ride eh. Miss ko to eh. Lalo na walang traffic. Dire-diretso. Pero syempre, anytime, pwede pa rin yung traffic yan. Like kanina, pansin ko sa kabilang lane dun sa southbound, medyo slow moving. Anyway, looking forward tayo to any new experiences dito sa ride. So we're finally here at the exit. Diyan nakahangawit lang. Hindi pa rin ako saan nakukunta, pero diretso tayo sa ano siguro, sa Clark. So pila muna tayo dito sa toll gate. Hindi pwedeng sumingit-singit dito eh. Dapat pila lang. So, approaching na tayo sa destination eh. Sogo. Ay! Hindi pala! Yung Sogo na to, kakadistract kasi. Binuhin mo 510, no? 10 hours. Oh, sulit ba yun? Mamalay ko. Lapit na tayo sa Clark, sa entrance. Madalas kami dati dito, parang second home namin to. Parang tuwing may mga occasions, dito kami laging pupunta. Ayan, medyo natututo na rin tayo mag-drive like a rider. Hindi na parang four wheels. Sa right side, SM Clark. Ay, ikot lang tayo. Kasi medyo makulimlim na. Baka umulan mamaya. Medyo malayo-layo. Ikot tayo. Banda dun sa may mo kasabay. So, ayan. Pabalik na tayo. Nag-lowbot ako kanina. Hala ko nagre-record pa. Hindi ko nakuhaan. Pero, anyway, ito. Pauwi na tayo. Medyo parang kanina parang medyo umaambun eh. Mahirap ding abutan ng gabi tapos umulan. Medyo anong oras na rin, parang mati 3:30 na rin. So magdadaw ulit tayo, daw entry. Laking ginhawa talaga, may RFID. Galing. So far, wala pang pumapal niya dun sa pagbasa ng RFID. So, maganda talaga yung pinaglagyan natin, magandang headlight. Iba kasi sa, sa model na kalagay. Oo, medyo parang traffic na sa unahan. Sana, huwag naman abutan ang ulan. Magagamit na natin yung singit-singit. Filtering through traffic. So, basta importante,
iwas tayo dun sa mga ano, ay mga blind spots, lalo na mga truck, ayan, ganyan. Yung actually dito itong side kong to, medyo hindi safe to, naka buntot ka sa ano, sa malaking truck, ayan, no. Hanap tayo ng ano, medyo safe spot. Ayoko rin kasi dito sa kanan eh. Medyo mabuhangin doon. Ay, dito. Mukha sa kaliwa. Alright, again. Okay. Basta mga noobs ha, mga ka-noobs. Always remember when filtering through traffic, make sure yung speed, limit lang natin, mga 10 to 20 kilometers. Mga first or second gear lang tayo para anytime na we need to stop kaya yung mabilis. Tapos kahit ganitong nasa traffic, minsan may nagbubukas ng pinto or may mga biglang lulusot na ibang bike. Medyo masikip ha. Antay tayo kasi tingnan natin kung may movement dun sa harap. Ayokong sumingit sa ganyan eh. Pero pagka ganitong stationary naman, lalo na pag check natin ha, check nyo dun sa bandang harap, pag hindi naman wala talagang movement and stationary lahat, ito yung mga sasakyan na balak natin niya sinitan, do it safely, pwede naman. So kanina pa tayo nandito, try na natin. Okay, nakastop naman lahat. Okay, wow. Kakatakot yun ha. Ayun, medyo meron tayong ito pala, kuya, expertan mo ako. Another tip on filtering through traffic, lalo na pagka dito sa highway sa NLEX, mas maganda ako, para sa akin, my own opinion, dito sa may left side, dito sa driver side, para kita ka ng driver. Ako rin pagka nagda-drive ako, mas syempre yung dito sa may right side, yun yung blind spot. Saka dito kasi ganan, dito sa may kaya magbigay nitong medyo sinisiksik tayo nitong van. Trigger mo ako. Muna tayo sa right side, hanap tayo ng medyo maluwag. Alright. Kasi mapapansin nyo, pag dito in between ka ng mga sasakyan, syempre both sides pa yung intindihin mo. Unlike pag dito sa may outermost lane, dito sa may shoulder yan, eto isa na lang iisipin mo yung nasa right mo. Although ingat kasi kanina, well, dun sa may bandang unahan, medyo may nakita ako, may mga pako dito kasi syempre hindi naman dinadaanan, diba? Ingat lang. Saka syempre dapat mabagal lang yung takbo lagi, huwag magmamabilis lalo na pag sumisingit. Wala na kaya, wala naman ginagawa. May ano lang, close lang nila yung lane, bakit kaya? Palagay ko mga nagti-tiktok tong mga to eh. Alright, pag-gas muna tayo. This is my second time to gas up this ride. Medyo ano ha, pansin ko parang medyo magastos sa gas, or kasi sanay lang tayo sa 4 wheels, malaki ang tank siguro. Pero half na eh, oh. O pa full tank tayo ulit. Parang laging busog si Bruno.
Alright, diba sabi na, if you love your ride, take a lot of pictures of it. No, minsan lang ako nakaka-ride, pero every ride is a learning experience, like today. Natuto tayo mag-filter through traffic, singit-singit. So basta lagi nating isipin, lalo yung mga ka-noobs. And siyempre, kahit mga professionals, laging safe lang ha. Huwag masyadong aggressive, lalo na pag gano'n, maraming madadamay pagka naging reckless tayo. So, hopefully, nakasama kayo ulit next time, next ride. And stay safe, everyone. And see you on the road. Bye-bye!